na huwag na lang po natin talagang i-publicly shame itong si VP Lenny. Siguro maganda nga, katulad na nga pagsabi ni, ano, pagsabi niya kay Laila Dilima na you are not alone. Eh di beshiwep, magsama kayo. Sana nga talaga yung mga katulad nyo dinedetain, no? Magsama kayo. Mahilig naman kayo sa Janelle at Bullet. Ayaw nyo yun. Eh, diba? Ikaw naman, Madam Layla, diba? Gumagamit ka rin naman ng 400 million, diba? Of taxpayers' money, even if you are in jail. So, ikaw, VP Lenny, yung 900 million mo. Eh, useless ka rin naman. Eh, kung na-detain ka at sinampulan ka talaga ng bansang Pilipinas. Bebuti nga. Mirisi sa Bisaya. Kay Bogo man. So, sino talaga ang pinoprotektahan mo, Representative Franz Castro? Hmm? Yung mga NPA na nagiging teacher? Yon? Yung nagre-recruit ng sarili nila ng mga estudyante at pinapadala sa bundok? Tapos namamatay ang AFP at PNP pa yung magbabalik sa mga pamilya nila? Yan ba ang pinoprotektahan yon ni VP Lenny? Ni hindi nga po kami nagre-reklamo na yung Vice President po ng Pilipinas ang numero unong negatron against po sa ating security forces. Nakakahiya naman po. No? Hindi nga kami nagre-reklamo na yung pinamigay mo the other day. Halos ma-expire na ng mga candy, di ba na nung Halloween pa? Pero anong buwan na ngayon, bes? Ngayon ko palang nalaman, March pala yung ano, no? Halloween. Mm-mm. Parang campaign mo lang. Parang pagkataon nyo. Halloween. So galit kayo sa kill-kill-kill ng presidente kasi ano pala gusto nyo sa mga ibis? Ginagawa nyong house pets. Sorry. Sa side namin, pinapatay kasi yung mga yan eh. Off with their heads. Paano po nanalo sa eleksyon si Representative Franz Castro ng ACT Party List? Paano po? Binoto? Diba teacher yan? Huwag ka na po magturo, madam. Yung utak mo dapat, hindi dapat, ano, Diyos ko Lord, you are an abomination. A bad example. Sasabihin mo talaga ang PNP at AFP na, anong, ah, sige, okay, okay. So, totoong nagmamahal sa Pilipinas, so yung gagawin natin sa mga terorista, yayakapin natin sila? Lalambingin? Yan ang suggestion mo, Representative Franz Castro? Kaloka ka, girl! Whatever you are smoking, madam, we don't want it. The Filipino people don't want it. At magsama po kayo, magyakapan po kayo ni VP Lenny Robredo kasi pareho po ata kayo kung ano man yung sinisinghot nyo, madam. Please, please, dyan lang po yan sa inyo. Kayo na lang po maglanghapan ng sinisinghot po ninyo, ha? Huwag nyo na po kaming idamay, nakakabobo po yan. Good morning mga besh! Siyempre, may nagyayaya papuntang Nuvali. Sa totoo lang po, story time. One of the reasons po, medyo allergic po ako sa lugar po na yan. It's been almost 10 years po na hindi ako pupunta doon. Kasi po, kinikilig ako. Ba't ako kinikilig? Yung first boyfriend ko po kasi taga Southwoods. Siyempre, the only Tagalog man I ever loved. And I think the last na yon, charot. And ngayon, this is the first time in over 10 years na babalik ako sa Nuvali at napagkwentuhan na kasi namin ng friends ko na may bago palang daanan to make it much easier for me to visit not just Nuvali but Tagaytay. Yung tinatawag nila na Calax. So, sa mga nakakaalam nito, good for you. Sa mga hindi pa nakakaalam at gustong pumunta ng Tagaytay or Nuvali, samahan niyo ako. Wala lang, gusto ko lang siyang i-share. Gusto ko lang ikwento. Kasi dati-rati, puro traffic, puro, yun lang yung memories ko. Kaya gusto kong baguhin at isasama ko kayo. Bye! So, ayan na siya guys. So, kung manggagaling kang Magallanes, papunta kang Mamplasan, labas ka ng Mamplasan. So, it's only 167 pesos. So, galing ka sa South Expressway, papasok ka ng SLEX. Tapos ngayon, eto na, aakyat na kaming Calax. At kahit nag-level 2 na po ang Taal, aakyat pa rin kami, eto na po ang Calax. Oh my, umaangat na naman ang aking feeling. Ano na ba guys? Eto na yon. Why are you so beautiful? Sa mga tao pong gumawa nito. No, sige, ayoko nang i-mention yung pangalan, baka may ma-stroke na naman eh. O, sa lahat po ng gumawa, sa lahat po ng nakilahok at gumawa po ng Calax, may God bless you all and your families. Nasa Pilipinas pa ba ako? Nasa Pilipinas pa ba ako? Ano na to, guys? Ayan. Is it just me or ang lakas maka-US? Ang lakas maka-abroad? Bakit ganito?
Rich, masyado niyo pong ginalingan. Guys, masyado. Huwag ganon. Aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na marami pang dapat gawin upang palayain ang kababaihan sa usapin ng inequality. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang mensahe kaalinsabay ng paggunita sa Women's Month. Gayunman, maikting na ang mga hakbang ang ginagawa ng gobyerno upang makalikhan ng environment kung saan iginagalang ang karapatan at kontribusyon ng kababaihan sa lipunan ayon sa Pangulo. Sinuportahan din ito ng palasyo at sinabing isa ang Pilipinas sa buong mundo na kinikilala sa pagtugon nito kontra sa gender gap. Sa gitna ito ng pag-question ng mga kritiko sa pagturing ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kababaihan dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag. Inirekomenda ng Senado ang pagpapatanggal kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr. bilang spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Isa ito sa mga rekomendasyon na inakilala sa report ng Senate Committee on National Defense kaugnay sa naging inquiry nito sa mga insidente ng red tagging na naaprubahan noong Miyerkules. Base sa rekomendasyon, ang appointment ni Parlade bilang NTF-LCAC spokesperson ay labag sa Article 16, Section 5, Paragraph 4 ng 1987 Constitution kung saan ay sinasabi na hindi pwedeng maitalaga sa mga civilian position ng gobyerno ang mga aktibong miyembro ng militar. Nanindigan naman sa Senate Panel Chairman Panfilo Lacson na isang civilian body ang NTF-LCAC. Ipinunto naman sa report na nakakasira sa anti-insurgency campaign at anti-terror law ang mga komento ni Parlade laban sa ilang personalidad na kanyang tinukoy bilang mga miyembro ng communist movement.